Hi, Kabamba! Kumusta po kayo? Panibagong ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo ngayon. At syempre, akin na muling ibibida itong pang-probinsya nating ulam. Ito ay ang ginitaan nga lindangan. O sa Tagalog ay ginataang suso. Isa rin ba ito sa iyong paborito na ulam? Kaya tara na't manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Mayroon ako ditong lindangan. Lindangan ang tawag namin dyan na mga Ilocano. Yung iba ay tawag nila rito ay agurong. Paki-comment mo na lang, Kabamba, kung ano pang tawag niyan sa inyong lugar. Itong sitaw lang yung aking ilalagay na gulay niya. At kailangan din natin dito ng gata ng niyog. At bawang, sibuyas at luya, siling haba at siling Taiwan. Itong suso ay nabili ko pa ito kahapon. Ibinabad ko lang ito sa tubig ng 24 hours para mailabas pa niya ang kanyang kinain. Ilang beses ko na rin itong nahugasan. At aalisin ko lang yung pinakadulo nito gamit itong plies. O kaya gamitan mo na lang ito ng kutsilyo para alisin yung pinakadulo. Pag di mo kasi tinanggalan yung pinakadulo nito, ay hindi mo ito mailalabas yung laman nito pag kinain mo. Narigat nga sultupan nga ko namin nga Ilocano. After ng pagtanggal ko, ay hinugasan ko na ulit ito ng ilang beses. At di ko na naipakita dito sa video. Ito na at inumpisahan ko ng magluto. Dito sa aking kawali ay ginisa ko lang yung ating bawang, sibuyas at luya. Dinamihan ko na talaga dito yung paglagay ng luya. Dahil isa yan sa mga kinakain ko. At isa rin yan na rason na nakakapagtanggal ng langsa nitong ating suso. Kung may tanim naman kayong tanglad, ay pwedeng-pwede nyo itong lagyan. Kahit hindi nyo pala ito igisa, Kabamba, ay pwedeng-pwede. Pwede nyo na itong isabay sa pagpapakulo ng inyong gata. Isa rin yun na paraan ng pagluluto nito. Pero sa ngayon ay ganito yung aking pagluluto. Ginigisa ko muna yung bawang, sibuyas at luya para lumabas yung aromatics nito. After ko naman ito maigisa, ay naglagay lang ako dito ng gata ng niyog. At nilagyan ko ito ng patis, pampalasa, pwede rin naman kahit asin na lang ang inyong ilagay. Inyo lamang itong haluin para hindi magbuo-buo itong gata. Akin lang itong pinakuluan ng ilang minuto hanggang ito ay maging malapot na or hanggang magmantika ito ng konti. Pagkatapos naman ng pagpapakulo ko ay agad ko naman nang nilagay itong sitaw. Maliban dito sa sitaw ay pwede rin natin ilagay dito yung gabi o kaya papaya. At masarap din yung pakpako, Kabamba. Akin lamang itong pinakuluan ng saglit. Niluto ko lang muna sa half cook itong sitaw. Tsaka ko naman nilagay itong lindangan o kaya itong agurong. Kung mapapansin nyo ay talagang hinuli kong ilagay itong agurong. Dahil mabilis lang yung pagluto dito, Kabamba. Pagkahalo ko naman nito ay nagdagdag lang ako dito ulit ng gata ng niyog. Pag naggagata talaga ako kahit anumang lutuin ay naglalagay ulit ako ng panghuling gata para mas lalong creamy yung ating niluluto. At pag magluluto kayo ng may gata ay wag na wag nyo itong takpan para hindi ito magtubi. Nilagay ko na rin pala dito yung ating siling haba at itong siling Taiwan. Siyempre kung mahilig ka sa maanghang ay lagyan mo ito ng ganto. Isa rin yan sa nakakapagpaganang kumain. Naimas dimot dati kakabsat nga ta-ta-nangan. Sabi ko kanina ay saglit lang natin lulutuin itong agurong or yung lindangan. Dahil pag nasubrahan natin dito sa pagpapakulo ay maaaring maging makunat yung laman nito. Kunti may sapay narigatan nga sultupon dati, Kabamba. Ang isa rin na tawag namin dito sa ulam na ito ay lips to lips. Sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share sa inyo na isang ulam nating pang-probinsya. At masasabi kong simple at masarap. Paki-like and share na lang ang video na to para maraming makapanood. Advance thank you sa'yo. Paki-follow mo na rin itong aking page pag di ka pa nakapag-follow. Baka bigla kang nag-crave habang pinapanood mo ito. Kaya magluto ka na rin, Kabamba. Thank you for watching, Kabamba. Hanggang sa muli.